May bagong update ngayon guys para sa mga hindi pa po invite sa In and Stream Ads. Ito yung update na dapat nyong malaman or maging ng mga invite na sa iba't ibang tools dito kay Meta, gaya po ng Ads on Rails, Performance Bonus at In and Stream Ads. So gusto kong basahin sa inyo ito at i-flashback dito sa inyo para malaman nyo kung ano yung pagbabagong ito. Okay? So sabi dito, as of October 4, 2024, we will no longer be accepting application for In Stream Ads on Facebook because we are building a simplified creator monetization experience. Continue natin. Facebook content monetization, this experience merge our in-stream ads, ads on Rails, and performance bonus into one program, making it easier for creators to earn from multiple content formats. So, ibig sabihin guys, ang In Stream Ads, Ads on Rails at Performance Bonus ay magiging isa na lang. Natatandaan niyo ba nung nakaraan na nagkaroon ng panibagong tools dito, yung tinatawag na Creator Monetization? Tama ba if I am not mistaken, kung tama yung sinasabi ko? So ang nangyari ngayon, magiging isa na lang po sila. Once na ma-monetize ka, makaka-earn ka na po dito sa tatlong tools na ito, yung Ads on Rails, yung bonuses, at yung In and Stream Ads. So, mas pinaganda siya, mas pinadali, dahil hindi mo na kailangan isa-isahin para lang ma-unlock mo, para ma-monetize ka dito sa mga tools na ito, okay? So, dito po sa pagbabagong ito, maaari yung iba sa atin ay na-disappoint, maaari yung iba sa atin mawala ng gana sa paggawa ng content. Sabi nga dito, basahin natin para ito talaga yung magiging reaction talaga natin, no? Sabi dito, we understand that this change may be disappointing for some creators, but we believe it is a necessary step towards creating a more streamlined and effective monetization experience. Oo, ang setup na ito guys ay pinadali, at ang mangyayari na nga po ngayon dito sa ating tools na ito na magiging creator monetization tools ay invite only, okay? So hindi na po natin, ang gagawin lang po natin ay mag-upload lang tayo ng mag-upload ng video, at na, pag nakita po ng algorithm or ni Facebook na tayo ay consistent at sumusunod tayo sa guidelines, mai-invite po tayo. So parang ang setup na ito ay same na po doon sa Ads on Rails natin, na kung saan i-invite lang tayo kung deserve na tayong ma-monetize, okay? So, dito sa pagbabagong ito ay hindi ko alam kung sa inyo ay nagkaroon ng negative impact, no? Kasi sa akin, mas pinadali, mas pinaganda, dahil hindi mo na kailangan isa-isahin yung mga tools na kailangan mong i-unlock. So, dito, isa na lang siya. Parang sa ibang platform po ito, sa gaya kay dun sa kabila, ganun po yung nangyari na once na ma-unlock nyo po yung requirements, ay matik po monetize kayo sa lahat ng tools. So, ganun po ang nangyayari. Kahit anong klaseng activity, anong video, short video, long form video, live, mamu-monetize po kayo. So maganda nga talaga ito. Say for example, no, dito nagla-live po tayo. Ngayon, napansin natin na halos lahat ng mga content creator na mga baguhan ay nawalan po ng live ads. So kung nawalan ng live ads, meaning hindi na po tayo kikita dito. So kung magiging isa na nga po lahat ng ano, lahat ng tools, yun nga lang hindi po kasali yung live, no? Kasi ang nabanggit lang dito sa bagong update na ito ay In Stream Ads at Ads on Rails at Performance Bonus. So yan na po ang naging changes ng ating mga tools ngayon. Kaya kung nakapanood na kayo nito sa ibang content creator, updated na kayo at alam nyo na kung ano yung mangyayari. So sa mga in-review dyan, ang pwede ko lang ma-advise sa inyo is mag-upload lang kayo ng mga original content, at yun naman talaga yung hinahanap para ma-invite tayo at mabigyan tayo ng chance. So hindi na totally na hindi kayo maibigyan ng chance. Ang ibig kong sabihin, kailangan nyo lang talaga ng magandang performance na sumusunod kayo sa guidelines, sa palisiya dito, okay? So kung mayroon kayong naunawaan, please follow for more at please share this video. Thank you for watching. See you for the next video. At kung mayroong katanungan, mag-comment kayo guys at susubukan natin sagutin lahat ng katanungan nyo, okay?